super excited para sa ating guest today. Isa sa divas ang makakahangat natin ngayon. Fresh from the Himigandog Awarding last Sunday. Let's all welcome Kyla! Hi! Ate Kyla, grabe si Ate Kyla. Hello. First performance niyo last Sunday pero nanalo pa rin siya. Diba? Hi guys! Galing! Napakalamig na boses. Ano po yung feeling na isa po kayo sa best song sa Himighandog 2018? Siyempre masaya. Always exciting. Pang apat na Himighandog ko na yun. Pero every time, masaya parate. Ano ba yung pinaka nakakatakot na... Kumupo muna tayo. Baka na umapagod siya. Kasi naka-heels pa naman si Ate Kyla. Dami niyang belt. Ay, hindi pala belt. Parang ilang belt po yan? 1, 2, 3, 4. You want to pin? Ay, thank you so much. 7 belts. Ayan. So yun, Ate Kyla. Pero sobrang... Wait lang, mag-comment lang ako sa kababata na song. Sobrang, ang sakit niya, no? Kasi, di ba, naalala ko, si Ate Yang, umiiyak siya habang kumakanta. Si sobrang effective niyang mag-deliver ng ano niya. Parang siya nag-spoken words almost yung, ano, yung emotion nung pag-rap niya. Nandun ako backstage, kahit hindi ko lang nakikita ng live, rinig mo sa boses, ramdam mo yung emotion. Siya rin nagsulat po. Siya yung nagsulat. Ang same, galing, so same as Aiki last year. Ayan, sobrang congratulations, Ate Kyla. Pero matanong ko lang, sa lahat ng Himighandog niyo po ba, ano yung pinaka-memorable, ano yung pinaka-nakakatakot na experience out of all four songs? Yung, siguro yung pinaka-umpisa, yung unang-una, pinaka-first, yung ilang years ago. Baka hindi pa kayo pinapanganak. Wow. Wow naman. May Himighandog na matagal na. Yung very first Himighandog. Mga ilang pangilan na bang Himighandog? Siguro mga... Ano pa, may joke sana. Mga 15 years ago. Ah, alam ko yung Taratena. Taratena, di ba na gano'n tayo? We made a remake version baby of that. Baby ka pa nun. Sigo, oo. Yeah, yeah. With Cornerstone. Yun yan. Himighandog pala yun? Ah, that's Sir Jonathan, di ba? Pero nakakatuwa, no? Yung lahat ng songwriters na pinili nila for this year, puro first-timers. Wait lang, hindi naman first-timer talaga. Mas madami yung first-timer. Yung iba, hindi pa sila yung... Yun na talaga yung professional. Parang hobby lang nilang magsulat ng songs. Kaya parang nakakatuwa na nabigyan ng opportunities yung mga newbies. Lalo na mga pinili din nila na interpreters. Parang mostly hindi pa naghihimighandog ever. Mostly. Oo, nakakatawa nga. At least may encourage yung mga young writers natin and composers. Go for it. Si Maris, she should send her originals. Kaya, gusto ko din sumanan, pero sana pwede sumanan. Pwede, diba? Pwede naman. Hindi, nung gusto ko, sabi na lang ba. Gusto ko yung Darin nagsisa natin. Anyways. Parang long time ago yan, pero nung At talagang songwriters na songwriters. Pero di Kyla, ano po yung message niyo sa... Tama mo na lang sa album mo. Kaya. Kilig naman yun. Okay lang ako. Ate Kyla, ano po yung message mo sa lahat po ng aspiring songwriters? Eh, syempre, huwag silang mani-discourage kapag hindi sila nakuha kaagad or yung song nila hindi kaagad nakapasok. Or basta always, basta try and try hanggang makuha nila. Yung makapasok sila until they win. If they believe it. Pero diba, the moment na nakapasok ka na sa Himighandog, yung top 10 pa lang na, the fact na nasali ka na sa top 10, para ang saya-saya na sa feeling. Siguro kung, kunwari, hindi ako artista, tapos nagsulat ako ng kanta, tapos nakapasok, parang panalo na yun para sa kasi ang dami nagsasubmit na mga songs. This year, 5,000. Oo, diba? Nagbilang ako, ganyan, no? Oo. And to decide with what goes in and what doesn't. Oo, mahirap din kasi kailangan talaga you have an ear kung ano yung magugustuhan ng mas nakakarami. Pero Kyla, aside from Kababata and Sugarol, ano pa po yung gusto? Gusto yung pinasok niya yung kanina. Kailangan talaga. Galing mo ah. Hindi. Pero aside from Kababata, ano yung nag-catch ng attention mo? Anong song yung nag-catch ng attention? Yeah. Gusto ko rin yung gusto ko yung song ni JM. Halo. Sa mga between. And gusto ko rin yung song ni Sam. Sam. Interpret ni Sam. Wala kang alam. Wala kang alam. Sa akin naman, yung pinaka-favorite ko, kay Ate Yumi. Pwede bang hati na lang? Diba? Ang sama ng parang lyrics. Hati tayo sa parang isang lalaki. Parehas yung ano, yung meaning ng
yung sa MNL tsaka yung kay dalawang Diva. Pag-ibig niya. Cute din yung MNL. Sobrang naka-LSS yung tono nun. As in, I'd find myself humming the... Yung tipong wala kang... Hindi ko alam ginagawa ko. I'd be humming... Parang yung intro pa lang yan, naaalala mo yung mga festivals. Lakas ng recall. Yeah, sobrang lakas ng recall. Yung sugarol din. Pinapasok pa talaga. Oo nga. Gustong-gusto ko yung sugarol. Kaya nga kayo nanalo lahat ng awards. Dahil yun sa mga lahat. Tatlo. Ang awards niya.